Magandang araw sa inyo lahat. Ito ulit ang inyong lingkod, Mike Padua. Nagbabalik sa ating Tropical Weather Analysis ng araw po ng Lunes hanggang Miyerkules, Enero 4 hanggang 6, 2021. At itong Tagalog version ay pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Umpisa natin ang update. Ito ang latest graph sat. Simula na yung araw nito ng Lunes hanggang bukas, Martes. Kita po natin ang hanging Amihan ay nag-retreat po dito sa may bahagi po ng Northern at Eastern Luzon. Patuloy pa rin magbibigay ito ng hangin na hindi lalampas po ng 50 kph, at may kasama po mga padaan-daan po mga cloudiness, may kasamang showers and thunderstorms dito po sa bahagi po ng Cagayan Valley. At apektado rin itong hanging Amihan ang Batanes at Babuyong Group of Islands, Panatag Shoal at Calayan Island Group. Samantala, ang kalahati ng ating bansa, lalo na sa may Kabikulan, Quezon Province, dito rin po sa may Maropa, Visayas, Sulu Archipelago at Mindanao, ay nasa influensya po siya ng Easterlies o hanging silanganin. Medyo malakas po siya na yun dahil po sa La Nina, at nagbibigay po ito ng maulap na papawirin na may mga padaan-daan pong kalat-kalat mga pag-ulan na may pagkulog at pagkidlat. So ito po ay mag-persist hanggang bukas po, at patuloy pa rin po itong La Nina phenomenon hanggang sa buwan ng Mayo 2021. So expect po natin na above average pa rin ang rainfall, lalo na sa mga areas po pag tuwing Enero walang ulan ay posibleng may mga kalat-kalat na ulan na pwedeng dumaan sa mga lugar ninyo. Samantala, sa labas ng ating bansa, clear po, wala pong any LPAs or tropical cyclone na namumuo for the next 5 to 10 days. At mag-ingat din po sa may silangan bahagi po ng ating bansa dahil po sa malalaki po ang alon dulot po ng Amihan at yung hanging silanganin. So medyo mapaganib po ito sa mga maliliit sa sasakyan pang dagat. Samantala, ito po yung fast animation. So kita po natin ang generally flow ng hangin mula sa silangan. Na apektado po ang kalahati ng ating bansa. At kung titingnan natin yung zoom in satellite animation mula sa windy.com, ay kitang-kita po natin ngayon, may mga isolated thunderstorms dito sa bahagi po ng Calabarzon, Bicol Region, at dito rin po sa may Eastern Visayas, ibang bahagi po ng Kabisayaan, Mindoro, at magiging po mas malalakas po ang mga thunderstorms sa may bahagi po ng Mindanao, at lalo na po dito sa may Soccsajan at Davao Region, dulot nga po ng hanging silanganin. So, kung titingnan natin na yung ating forecast mula sa windy.com, ito po ay galing po sa ECMWF o European model, ay nakita po natin sa susunod na tatlong araw hanggang Miyerkules, Lunes, Martes at Miyerkules, ay may mga inaasahan po tayong rainfall accumulation na magaganap po dito sa may bahagi po ng Cagayan Valley, lalo na ang coastal areas nito, at dito rin po sa may eastern coastal areas ng Northern Quezon. Medyo moderate to heavy po ang mga ulan dyan, dulot po ng Amihan. At dito naman po sa may Northern Quezon ay dulot po ng Easterlies. At gayon din po sa area po ng Camarines sa Norte, at sila ang bahagi po ng Albay at Sorsogon, may mga inasahan pong light to moderate rain showers, dulot po ng hangin silanganin. At dito rin po sa may bahagi po ng Northern Mindoro, sa may Kalapan area. At gayon din po, may mga showers pong inaasahan sa may Panay, Northern Negros at Cebu, at sa silangang bahagi po ng Samar. Dito naman po sa may silangang bahagi po ng Leyte at Dinagat at Siargao Islands, mayroon din po mga showers na magaganap dahil po sa hangin silanganin, at magiging mas malakas po ang mga pag-ulan dito po sa silangang bahagi po ng Mindanao hanggang sa may kalagitnaan po ng Eastern Mindanao, kasama po ang Soccsajan at Davao Region. Dahil po yan sa hanging silanganin. Samantala, ito po ang ating wind forecast for the next 3 to 5 days. Extend na po natin hanggang next weekend. At kita po natin, pagdating po ng Tuesday, Wednesday, mag-shift ulit tayo sa hanging hilagang silangan o northeasterly surface wind flow, at manatili po niyo ang Amihan dito sa may dulong hilagang Luzon. But pagdating po ng Huwebes, ay may panibagong surge naman po ng Amihan. Lalakas po yung hangin dito up to 65 kph sa may Batanes at Babuyong Group of Islands at Ilocos Provinces. At pagdating po ng Huwebes ng gabi, ay bababa po siya sa may hilagang Luzon, itong Amihan. At sa Friday ng hapon ay bababa na po siya sa may silangan bahagi po ng Luzon. At pagdating po ng gabi ng Biyernes ay maapektuhan na po ang bahagi po ng Camarines Norte. At sa Sabado naman po, ang ibang bahagi po ng Kabikulan ay maapektuhan po itong panibagong surge ng Amihan, na yung hangin ay pwedeng umabot po ng hanggang 60
kilometers per hour sa may coastal areas at 55 kph naman po sa inland areas po ng Kabikulan. At hanggang Sunday po yan. So, meron na naman po tayong surge ng Amihan. Medyo lalamig na naman po ang ating panahon na yung dakating pong weekend. So, inaasahan po ang mga pag-ulan na naman po dahil po sa prevailing La Nina ay magiging mas maulan po ang efekto ng hanging Amihan. Okay, so yan po ang ating heads up na yung dakating pong weekend. Another surge ng Amihan. Posibleng makaka-apekto po sa silangan bahagi po ng Luzon kasama po ang Kabikulan na pwedeng mag-extend hanggang dito po sa may Romblon at Northern Visayas kasama po ang Northern Palawan at Mindoro. Okay, so dyan po nagtatapos ang ating Tropical Weather Analysis ng araw po ng Lunes hanggang Miyerkules, Enero 4 hanggang 6. At babalik ulit tayo sa Miyerkules upang ibigay sa inyo pinakalatest sa ating panahon. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Padua magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Hashtag WeatherWiser, hashtag TyphoonWiser. At maraming salamat po sa pagpunod nyo sa ating YouTube channel.